Hey guys, welcome back to my channel, and today papakita ko po sa inyo yung mga starter equipment na pwede mong magamit sa pagbablog kung kakaumpisa mo lang magvlog. And ito rin yung mga ginamit ko nung nag-uumpisa ako. And sa cheap price, mga mura lang sila but high quality. Eh syempre gusto rin natin, 'di ba? Maganda yung quality lalo na sa pagbablog, na hindi tayo gumagastos ng malaki. So ayun, meron din ako biniling ring light and gorilla pad na kakarating lang nila today. And titingnan natin kung okay ba silang gamitin. Binili ko sila ng mura lang kasi naka-sale sila. Pero mali nyo, maganda naman yung quality, di ba? So ayun, tingnan natin. Tara, let's go. So umpisaan muna natin sa existing equipment ko na ginagamit ko na ngayon. So ito yung binili ko sa Shopee rin, Yunteng. Isa siyang tripod na... Maganda siyang tripod na ginagamit na pang vlog din. Kung gusto mo pang vlog or pang makeup tutorial, anything you want. And ang maganda kasi dito, napaka lightweight. Hindi ka mahihirapan sa pagdadala, magaan siya, pati sa paghawak. And gaganyan mo lang siya. Easy to use. To lock, i-twist mo lang din siya. And to open, i-twist mo lang pabalik. Tapos, mahaba naman siya. Ayan, mahaba rin talaga siya. Kung nakatayong ganyan, yung ganyan din siya kaba. Pero hindi naman siya sobrang tangkad. But still, maganda siya sa pang-outside vlog. Kasi, lightweight niya. Tapos, magagamit mo siya ng mas madalian. And also, ito yung ano niya. Binubuksan mo siya dito. Para magano yung stand. And, meron din siyang remote button for Bluetooth ng phone nyo. Para kahit malayo kayo, pwede mong ma-start kung gusto mo. So, ito yung isa sa mga ginagamit ko na masabi kong durable talaga pagdating sa pagbablog, na maganda yung quality niya. And for its price, 300 lang kasi siya, so nakasale. And okay na yun for me. Ito yung sa pagbablog ko na monopod and tripod. So, ito yung pinaka maganda yung pagpuhunan kung nag-umpisa pa lang naman at gusto mong mura lang yung magastos mo muna. So, ang next naman ay meron akong biniling pouch din na sa Shopee, ito, for 30 pesos. And ang pakinabang niya kasi sa akin, hindi ako nahihirapan sa mga gamit. Andito yung mga cord, andito yung earphones, power bank, and cellphone. Meron kasi akong dalawang phone na iPhone dahil ito lang ginagamit ko sa pagbablog. Yung isa is iPhone 7. Itong nakikita niyong video ngayon is iPhone 7 camera yan. And this is iPhone 6. And ang laking pakinabang kasi rin sa akin ng dalawang phone kasi pwede ko siyang gamitin. Kapag ginagamit ko yung isa, ito yung magagamit ko. Abang kung saan man, pwedeng dalawa yung camera ko or something na pwedeng pag nagko-call, nagpa-prank call, ganun. Magagamit mo siya. And masabi ko rin kasing maganda yung quality ng camera. Kung ako tatanungin, mas gusto ko pa sa cellphone din minsan. Kung gusto mo lang din mabilisan na vlog sa cellphone, and doon ka lang din mag-download ng editor mo kung ano yung pinaka-sanay kang editor. And I recommend KineMaster. Complete na yung editing niya and maganda talaga yung quality ng vlog na magagawa mo dun. So yun, malinaw din kasi yung camera ng iPhone. Pero still, iba pa rin yung totoong camera talaga. Pero, masabi kong maganda tong sa camera din ng iPhone dahil makita niya naman sa iba kong vlog na malinaw naman yung videos, diba? Kaya, ayun, masabi kong okay din. Sa mga starter vlogger, pwede naman kayong kahit anong camera. Nasa ganda rin talaga ng content mo yan. So, I advise lang na meron ka talagang tamang equipment for best result ng ano mga videos mo. Like ng mga, gito nga, tripod and power bank. And I also recommend na magdala kayo ng power bank nyo kung magsi-cellphone kayo kasi siguradong mauubusan ka ng battery. Kasi na-try ko dati mag-travel ng cellphone lang gamit ko and naubusan ako ng battery kahit dalawa na yung gamit ko. And ang hassle, sobrang hassle kasi naapektuhan yung shoot mo, naapektuhan yung oras mo. And mas maganda kung bumili ka ng power bank for safety. And nabili ko siya for 300 pesos sa Shopee lang din. And matagal siya, matagal ko siya magamit. Mga 4 na charge din siya ng puno ng iPhone ko. So okay siya. Ayun guys, umpisa na rin natin sa binili ko ngayon sa Lazada. Gorilla Pod. So titingnan natin kung okay nga rin siya sa pang-vlog. Siguro mapapansin yung meron ako isang tripod tapos bumili pa ako ng Gorilla Pod kasi mas lightweight din kasi to. And hindi naman kasi sa lahat ng
vlog, kailangan mo ng tripod, gano'n. So, mas madali kung meron kang gorilla pan. And, titignan natin kung ano. Ang ganda ng pagka-bubble wrap. Ang hirap natanggal. Ang ganda ng pagkakabalot. All black yung gusto ko sana, kaya lang wala na daw all black. And black and red at yung na-order ko. So, sana okay. Diba ang tagal matanggal? Ganda ng pagkakabalot guys, sobrang ganda ng pagkakabalot. And sa unang tingin ko pa lang na nasa, ano siya, na nasa plastic. Masasabi kong okay siya, sa plastic pa lang. Ayan, gorilla pad. Oh, matigas siya. Mas maganda kasi, the more na matigas, the more na mas maganda kasi hindi siya naglulusib, ibig sabihin. Oh, may pre siya na holder ng camera ninyo. So, okay na to. Magandang maganda na to for starter vlogger na for a cheap price. Dahil 99 pesos ko lang to nabili. Nakasave din siya. So, ayan. Oh. Ang ganda ng quality. May unting ano lang, unting dense na ganyan. Pero, okay lang yan. Kasi ang maganda dito guys, pwede mo siyang iganyan dito pag nag-vlog ka. Mas magaan siya kaysa dito ng kaunti-unti lang. Sobrang unti lang yung difference. Kasi ito, magaan din siya dahil aluminum siya guys. Maganda kasi dito, pwede mo siya makontrol, pwede mo siya isabit. Kaya nga gorilla pad, pwede mo siya isabit ng ganyan sa puno kung gusto mo sa ano ka. Nakaganyan siya and hindi magagawa ng tripod yon. Tapos, meron siya ditong ganito. Yan, sabi sa review, malaki siya. So, sabi ng iba, hindi daw kumalakas siya. Pero ito kasi, natanggal tong tornilyo nito. Tanggal na yung isang tornilyo. Parang nagiging mas maliit siya para sa phone holder. And pag sa camera, ito magagamit mo yung mas malaki. And ang ganda nun kasi pwede mo siyang gamitin sa both cellphone and cameras talaga. Kung out of 5 sa Lazada, 5 star. Ang ganda ng quality. Sayang lang talaga hindi ko nakuha yung all black. Pero still, maganda yung ano niya, quality ng gorilla pad. So ngayon, magkakatalo-talo tayo dito sa ring light. Sa Shopee ko naman siya nabili. Naka-sale lang din to nung binili ko siya. And sana maganda yung quality. Dati siyang almost 500, tapos naging 355. So, ang laking tawad na. Ang hirap na mabuksan. Ayan, 23 centimeter na ring light. Okay ba yung pag... Ay, medyo na-UUP lang yung ano. Siguro dahil sa ano, pagkaka-deliver. Medyo na-UUP siya, yung box. Medyo manipis na konti yung bubble wrap kaysa dun sa gorilla pad. Parang mas makapal pa yung bubble wrap nito. Pero sana okay at walang naging problema. Kasi ang hassle pag ibabalik mo, diba? Ayun, makita mo yung mga na-yuping ano. So, 23 centimeters siya. 10 inches yan sa mga hindi alam ng iba, baka lang may hindi nakakalang 10 inches ng 23 centimeter. And ayun. Oh my god. Ang ganda. Natutuwa ako. Ang ganda ng itsura. Pero sana umaandar ng maayos. Ito yung light na nabili ko. Testing muna natin kung umaandar. Kasi baka hindi umaandar eh. Ang hirap. Please sana umaandar ng maayos. Pero based naman sa mga review, ang ganda ng mga review eh. Wala naman akong nakitang pangit na review. Ito na. Oh! Oh, kita yung mga ano. So ayan. Paano ba ito baguhin? Ito yung parang ina-adjust mo siya kung anong gano'ng kalakas. Gano'ng kababa. And... Ah, ang lakas din! Sobrang exposed na yung mukha. Oh, ang ganda yung effects oh. So ayan, ang ganda niya oh. Diba? Malinaw. And okay siya for me.
Para mga Amerikana dito. So, ito naman. Ah, para magdilaw. Okay. So, warm. Warm color. And white. Tapos, ito yung mix. Warm, white, and mix. Ang ganda. Ito yung masasabi ko, 5 star. Oh my god. Thank you, thank you, thank you, thank you, okay, shot. For 355, ang ganda. So, ito. Ano ba to? Hindi ko lang kung ano. Wait na. Isa-isayin muna natin. Ah, meron siyang... Ah, okay. Alam mo to. Yung nilalagay... Ah, okay! Okay! Okay, okay, okay. Dito ba? Ito pala yung dito. Oh my god. Ang bobo ko doon. Ito pala yun. Ngayon, ito. As you can see, guys. Dito mo siya matitwist. Hindi pala nakikita. Dito mo siya matitwist ngayon. And dito mo rin i-adjust kung gusto mong sikipan. Tapos gusto, pag gusto mong luwagan, ito. Uy, nabahan ako dun ah. Pag gusto mong luwagan, ayan. Tapos pag sisikipan mo, para yung ball niya sa ano, may ball kasi siya dito, ayan ah. Hindi gumagalaw. Ayan. And also, meron pa siyang ganito. Tanggalin na, ayan. So ayan, pag nakabit mo na siya, kailangan mo sikipan yun dito para hindi siya malaglag yung cellphone mo. Off nga muna natin yung ano. Dahil masyado nakakasilaw. Ngayon, silaw na rin ako. Ayan. I-off, i-ano mo lang siya dito. I-off tuloy. Lalakang mo lang yung dito niya sa baba. Tapos, eto. Hindi ko alam kung para saan to. Ah, okay. Para din sa ball na umiikot. Ayan. Pag ginanyan mo ito dyan, pag sinet mo ng ganyan yan, ilalak mo siya para hindi na gumagalaw. Kung saan mo gustong nakatuto, kung paano pwesto. Ayan. Very good, very good, very good. Naiikot ba ito? Ah, naiikot pala siyang ganyan, okay. Pwede mo siyang ikot ng ganyan para, ayan, may tutok mo dyan yung cellphone. Tapos, ang alam ko ito yung holder niya sa cellphone na ilalagay mo. Pwede siyang nakaganito para nakapabang ganyan. Then, pwede rin nakaganito. Sige, lagyan natin ng cellphone. Ah, ayun. Nagaganyan siya. Ayan. Nakakabit siyang ganyan. Tapos, ilalagay mo lang siya dito sa ganito. Tapos, ilalock mo lang siya ng mahigpit para masecure mo rin yung phone mo. At hindi malaglag. Kung may ganito ka, ito yung gagamitin ko. Mas ma-okay kasi ito. Mas mahigpit talaga ito. Na pwede siya ditong ilagay. Pero, try muna natin ito. Ngayon, mag-video ako sa phone ko na to and makikita nyo kung okay ba yung dating nung camera, nung video ng camera. So, ito yung walang ilaw and kapag in-on ko na siya, ayan. Malinaw, di ba? Ganda, oh. Ito yung mix na color nga ulit. Tapos, ito yung white. Tapos, ito yung... Ah, ito pala yung mix. Ito yung warm. Tapos, ito yung white. Then, ito yung mix. Ang ganda naman eh. Maganda siya pang vlog talaga nga rin. And, mas... Kitang-kita kasi yung buong mukha mo dahil nga circle yung ring light. Kasi, kaya nga ring eh. Kasi, circle. So, ayun. Masabi kong okay talaga tong quality nung ring light na nabili ko for 355 pesos. Ang mura niya and maganda yung quality. Ayan. And ayun. Tatry din natin ng iba yung kalagyanan. Kasi parang wala akong tiwala sa holder nito. At least honest review yun. Maganda naman, okay naman siya. Hindi naman siya nalalaglago. Kahit ganyan-ganyan ko. Kaya lang, mas gusto ko kasi yung secured. Kaya tayo nalalaglag kasi hindi tayo secured sa pinipili natin. Ito naman, pag tinanggal mo kasi siya, ano lang, bigyan niya lang din siya.
mas gusto ko to kasi nga na-adjust mo siya and pwedeng-pwede siya sa iba't ibang size ng pong. And mas may tiwala talaga ako dito. Mas madaling ikabit yung cellphone, mas madali rin siyang gamitin. Magagamit mo pa rin ito. Yun ang kagandahan, magagamit mo sila same dahil pwede mo ikabit itong baba niya dito. Ayun o, diba? At isa gamit ko yung dalawang ano. Nagamit ko itong dalawa. Ngayon, itatayo natin siya. Yun o. Ay ko. Lapit. And also guys, kaya maganda rin na meron kang power bank kasi pwede mo rin siyang isaksak dito. Ayan. And pag inon mo, pwede rin, diba? Gumagana rin siya. So yan, ganda nung pagkakagawa dahil mura lang siya and maganda yung quality. 5 star guys, 5 star. Ayun guys, ipapakita ko lang sa inyo ulit lahat. Bale, eto, for 99 pesos, this Yunteng tripod and also a monopod, 300 pesos lang. Then, eto naman, 355 pesos sa ring light. And, magandang starter pack na yun. And, also pala, etong power bank, 300 pesos din, nakasell din siya nun. And, matagal mo siya magagamit. So, gagas ka ng, let's say, 1,000, but matagal na gamitan yun. Yung quality rin kasi maganda rin. And yung store guys para sa ring light is AKC 88 store and sa tripod nakalimutan ko eh. Pero parang nakalagay ata dito yun eh. Check ko, wait lang. Ayun, wala talaga. Di ko makita yung pangalan ng shop. And ayun, hindi naman siya mahirap hanapin kasi lalagay mo naman GorillaPod tapos makikita mo na agad. And baka makahanap din kayo ng mas mura. Still, yung review ko and trust, kasi may trust issue ako sa mga ganito kapag bumibili, talagang chine-check ko na mabuti. And na-satisfied naman ako, very satisfied. Thank you seller sa mga product na binigay niyo sa akin dahil hindi niyo ako na-disappoint. So thank you very much. So ayun guys, maraming salamat sa panonood niyo sa video ko na ito. Sana nakakuha kayo ng mga tips para sa pag-uumpisa niyo sa pagbablog. And sana makahanap din kayo ng mga product na low price but nice quality. So, ayun. Thank you very much guys and hope to see you soon again sa mga next kong vlog and thank you. Bye-bye.